Malabo, maraming bagay sa mundo ngayon, magulo, masalimuot, tila walang patutunguhan. Di ba't ito ang hindi lamang pahapyaw na sinasaad sa unang pagbasa? Kung paano sinugo si Propeta Ezekiel na isa sa isang bayang mapag-alsa, palasuway at pasaway. Tamang-tama ang salitang ginamit, kapal ng mukha at tigas ng puso ang mga salitang patungkol sa bayan ng Israel na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi lamang kalabuan ang paksa sa liturhiya natin ngayon. Hindi lamang malabo o maraming bagay, tila wala rin kahulugan ng lahat sa harap ng isang pasakit sa katawan na dumating sa buhay ni San Pablo, napapailing tayong lahat. Ito ay sapagkat tayo rin ay nagtataka at naguguluhan sa kadahilan ng ang isang taong matuwid tulad ni Pablo ay sinagian din ng isang pasakit na matindi. Tatlong beses daw niyang hiniling na ito ay tanggalin ng Panginoon. Ngunit sa tatlong kahilingang ito na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang damdamin at puso, ang tugon ng Diyos ay iisa. Sapat na ang biyaya ko para sa iyo. Ang buhay natin ay tiligan ito sa maraming pagkakataon. Hindi lang may kalabuan, wala rin kabuluhan. Walang kabuluhan ang buhay kung pinapaslang ng mga tampalasan. Ito ang matindi at taimtim nating panalangin na nagmumula rin sa kaibuturan ng ating puso. Nakatuon ang mga mata namin sa Panginoon, nagsusumamo sa kanyang dakilang habag. Layunin tuwi na ng ating pagtitipon bilang iglesia, bilang mananampalataya, na maghanap ng kakaibang pagtingin sa mga bagay-bagay sa daigdig. Sa isang banda, alam natin ang nagaganap, masalimuot na mga bagay na maaring walang solusyon kailanman. Patuloy ang susun-susong mga suliraning bumabagabag sa balana, pati mga mangingisda sa panatagsyol, nakikiusap pa para iuwi ang kanilang huli. Palasak ang katiwalian sa lipunan. Sa anumang samahan na binubuo ng mga taong malaya at matalino, kasama tayong lahat sa kulturang ito na pinamumugaran ng lahat ng uri ng kadayaan at pagkakanya-kanya. Ilang beses tayo naging suwail at pasaway. Ilang pagkakataon natin itinatwa ang mabuti at sinalubong ang masama. Makailang ulit nating tinalikuran at sinipayo ang tawag ng kabutihan at kagandahang loob sa buhay natin, ma-personal man o pangkalahatan. Sa misang ito, ang tungkulin natin ay tingnan ang kabilang dako ng kasaysayan at buklatin ang naibang pahina sa buhay natin bilang Kristiyano. At dito nangunguna si Pablo na siyang unang-unang nakaranas nang mapapait na pasakit na hindi kailanman niya hinanap kahit sa guni-guni lamang. Tumating ang mga pasakit na iyon sa kanyang buhay at nang pinag-igting at pinag-ibayo niya ang kanyang pagpapagal sa ngalan ng Ebanghelyo, lalo namang nagmasigla ang lahat niyang mga suliranin sa buhay, mga kahinaan, insulto mula sa kapwa, kahirapan, pang-uusig mula sa ibang tao, mga balakid na walang kapara at marami pang iba. Subalit sa kabila ng lahat, ang pangaral ngayon ni Pablo ay malinaw pa sa araw sa tanghaling tapat. Sa sandali ng kahinaan ay lalong lumutang ang kanyang kalakasan. Sa paningin ng Panginoon, isa pang higit na malinaw na larawan ang tumatambad sa paningin natin. Ito ang kahulugan sa gitna ng kalabuan at kawalang kabuluhan. Ito ang mabuting balita ng kaligtasan. Ito ang paningin ng Diyos na tulad natin ay naging tao sa katauhan ni Kristo, anak ng Diyos. Ito ang pinagyayaman natin sa bawat misa, sa bawat pagtitipong banal, kung kailang tayo ay gumaganap sa gawaing banal ng Diyos, ang liturhiya. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayo magtipon sa tuwi-tuwina. Mahina tayong lahat, nalilimutan natin tuwina na ang buhay natin ay hiram lamang. Nasasanay tayo sa masama, sa hindi tama, sa mga bagay na ang kahulugan ay pangsandali lamang. Ang mga pagbasa ngayon ay isang paalaala sa atin. At ang pinupuntirya ng mga ito'y ang buod ng mabuting balita para sa ating panahon na binabagabag tuwina ng maraming kalabuan, ng tila kawalang kabuluhan ng lahat ng kabutihang ating ginagawa. Sa kabila ng lahat ng kawalang katiyakan at kabuluhan,
ang buhay at pangaral ni Kristo, na siya ring pangaral ng simbahan, ay walang iba kundi ito. May bukas pa. Kung may bukas pa, mayroong dahilan ng lahat. Mahirap man makita ang nagkukubli sa likod ng lahat ng kawalang kabuluhan at kalabuan ng maraming bagay. Ang mga pagbasa ngayon ay nagsasabi sa atin ng buong linaw at lakas, may kahulugan ang lahat ng ito. At ang kahulugang ito ang siyang nilalaman ng ating panalangin binigyan diin sa tugon sa unang pagbasa. Nakatuon ang paningin namin sa Panginoon, nagsusumamo sa kanyang awa at habag. At ito po mga kapatid na inyong kalakbay at katotos sa lingguhang episodyong ito ng Puso sa Puso, nagsasabing pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal.